Meanwhile, President Rodrigo Duterte will have his regular talk to the people tonight. Let's listen in. They require a second dose, booster. At kayong iisa lang, kulang yan. Pakilinya lang uli for the second dose because ang protection ninyo is not complete without the booster. Mahirapan talaga akong magkumbinsi sa Pilipino, lalo na yung matigas ng ulo. Kindly follow instruction. Hindi naman mahirap yan eh. You find time at your convenience na pumbalik doon, pumila at magbabakuna at tinatawag nilang second booster. Yun ang magbigay sa inyo ng more or less a good protection. But it does not guarantee that you will not be contaminated unless you observe the protocols of the washing of the hands, again, and mask, and social distancing. Kasi hindi pa nawala talaga itong COVID-19. I want the authorities and the LGUs to find out why this is happening and to take steps to return to their ma-imber na sila na madala ng mga barangay captain pati mayors. Kindly help us ferret out the persons who have not received. Now to share the residual supply nila sa vaccine. Kasi itong COVID na ito is a very toxic thing and it can contaminate you again. There is no guarantee. Though it would give you a measure of protection, it does not guarantee that you will not get COVID again. So despite or in spite of your vaccines and boosters, please observe the basic protocol. Mask, hugas ng kamay, at social distancing. Matatapos rin to. Especially with your cooperation, matatapos ito. Mas madali. June 5, the global community celebrated World Environment Day to promote greater commitment to care our planet. Sadly, however, the COVID-19 crisis also gave a rise to plastic waste and pandemic. The popularity of delivery of services has produced considerable solid waste, such as the delivery of packaging products. Also, a serious concern is the proper disposal of medical waste. There have been several reports of poor disposal. Alam mo ito, mga medisina na ito, babaon to. I remember one time when I was mayor, parang isang nurse, dyan lang sa Talomo area, sa beach, doon siya naghukay doon sa sand at doon niya inilibing. That is not the proper way to do it. You might as well wait for the garbage men to lock the garbage and balutin nyo yung mga medisina yung naturok na, saka yung mga sirens, balutin ninyo, ibigay ninyo sa basurero. Alam nila kung ano nilang gawin nila.
So, then on June 5, while on a food aid mission in Buena Vista, Quezon Province, our soldiers were attacked again by the NPA rebels. Wala na ito, they do not have the ideology. Wala na yan silang prinsipyo sa ulo nila makipag-away. They are there to plunder and to just for the sheer brutality of it all, they want to kill our soldiers. Yan ang dito napakahirap. At despite the sacrifice of the men and women of the armed forces of the Philippines and the police, still they are the object of itong depredations, attack. Hindi ko maintindihan itong any pandemic where everybody is in need of food and everything. Sa Bisaya pa, I don't know about the Tagalog for the naginadaginot, yung ano bang daginot sa Tagalog? Parang pati yung mga gano'n na ano, maliliit na bagay na hindi dapat gawin, kinakalkal pa rin nila ng away. So, they only have the condemnation of people, especially from me. Kaya hindi talaga tayo magkaintindihan kailanman. No peace talks can ever succeed under me or under any other president if you do not stop attacking government forces and even civilian leaders. Yung mga barangay captain, ang mga barangay captain is one sector na maraming pinatay ang NPA sa ngayon. Sila ang favorite target, especially itong mga barangay captains na proactive in favor of government. They are always the object of assassination. Sige lang, total ang sundalo, may mahuli isa, dalawa, magpapiyait naman yan kung ano. Then we would know what to do with you. What you can do, I can do better 10 times over. Anong kaya ninyo, kaya kong gawin. So, I would know how to deal with you. You are insensitive of the plight of the people na kailangan ng pagkain, pati tulong ng gobyerno. Hindi kami nagkulang sa tulong. Bilyon yung amin. Hindi yung pitsi-pitsi. And DILG is doing it the correct way. So, nandyan yung... But I'd like the soldiers to know and the families of the fallen heroes that the nation is very grateful to you, and we would know also how to reciprocate their bravery. Itong lahat na ito, total identified mo yan sila, because hindi matago eh. Justice will be served sa kanila in the end. Marami ng bakuna na dating. Do not forget your second dose again.
at against corruption. Basahin ko na lang rin, baka interesado kayo. Dito sa bago na dismiss from the service sa Sandigan Bayan, Joel Salvador, Regional Director, Environmental Management Bureau, EMB, DNR, CAR. Violation of the anti-graft and corrupt practices and illegal use of public funds. Oh, malversation ito. Diversion of the 758,998.7 allotted to ecological solid waste management to the rehabilitation and improvement of the regional director's office and environmental information center in Baguio City in 2003, including the purchase of construction materials without public bidding and ghost delivery. Itong si Salvador was sentenced to imprisonment 6 months to 1 day and the perpetual disqualification from holding public office. Yung iba, si Perlita Mauri, Budget Officer, ENP, DNR, CAR, diversion of 758,998.7 allotment of the ecological solid waste on rehabilitation and improvement of the regional. Ganun rin. Suspended lang sila. I want the records of these cases forwarded to me and I will study. I might amend the order of suspension to dismissal. Itong si Rolando Reyes, Officer in Charge, Administrative and Finance Division, AMB, DNR, CAR. Ganon rin. Dismissal pala talaga to. In amend, modified. They were found guilty under case number SB15CRM0099 for illegal use of public funds penalized under Article 20 of the revised Penal Code. They were meted with a fine of itong si Rudy Bastica, Forest Ranger Deputy Land Inspector. Suspension lang. But he appealed. Ito, involving in land title irregularities. Pagka may malversation, falsification sa documents, that is a crime. They should be accordingly. Pero kung tapos na, galing ng Sandigan Bayan, if the acquittal or the punishment is given there, hindi mo na magalaw yan under the principle of double jeopardy. Pero ulitin ko, mainit ako dito sa corruption. Marami na kayo, magsabi ka lang na about 300 of you were dismissed from government. Hindi ko lang inano, kung gusto ninyo malaman, makinig kayo dito. But I do not band it just for the sake of humiliating the erring employees. But the problem is the right of the people to know what you have done in your service as a public worker. Now, we shall begin our discussion. We have on the teleconferencing set up Dr. Domingo Carlo Nograles, Bindigo Nograles,
si Sal. Dito sa ngayon, dito sa Marto na ito, we have Secretary Francisco Duque, Secretary Carlito Galvez Jr., Director General Enrique Domingo, Secretary Anyo, Hermiño ka pala, Harry Roque, and let us begin. Makinig kayo. Ito yung anong hulagway sa Tagalog, ha? Ito yung big picture ng operasyon ng gobyerno in the fight against COVID. We must begin always with the weapon with which to fight COVID. Walang iba kundi bakuna. So let us start with Secretary Duque and tell us more about what you intend to do in the days to come, moving forward. Thank you very much, Mr. President, and good evening to Senator Bongbo, the chairman of the Senate Committee on Health and Demography, my fellow members of the cabinet and principals of the interagency task force, at higit po sa lahat sa ating po mga kababayan. Magandang gabi po sa atin lahat. At muli, ako po ay magbibigay ng maikling ulat ukol po sa ating COVID-19 situation at iba pa pong mga kaakibat na mga updates. Next slide, please. Ngayon pong ika-7 ng Hunyo 2021, meron naman po tayong dagdag na 6,539 na bagong kaso. Can I just request that you the slide prior to this? Can you do one slide back, please? Yan po. Salamat po. Sa 6,539 na naidagdag sa ating mga kaso as of June 7, ang 1,049 po ay mula naman sa region 4A. Ito po ang pinakamataas na porsyento ng ating COVID cases for today, ang Region 4A. Sunod naman po ang NCR, nagtala ng 809. Ito po sana ay patuloy pang bumaba at maabot po natin yung pre-surge level ng NCR, which was less than 400 cases per day. 192 naman po mula sa Region 6, dyan po tumataas, lalo na po ang atin na ang Iloilo City na kapagtala po ng tumataas na kaso ng COVID. At 3,989 sa mga natitirang mga rehiyon. Para naman sa atin mga aktibong kaso, ang bilang ngayon ika-7 ng Hunyo ay nasa 58,854, may naidagdag na 6,659 active cases. At ito po ay ang katumbas, 4.61%. At sa kabilang dako, ang ating recoveries naman po, ando po sa may kulay green, ay umabot na po sa 1,195,181. May naidagdag po tayong recovery of 6,969 for a recovery rate of 93.67, habang ang bilang o ang bilang ng pumanaw, nakakalungkot po ito, ay umabot na sa 21,969 at ang ating kabuuan case fatality rate ay nananatiling nasa 1.72%. At para sa mga Pilipinong may edad 50 to more than 80 years of age, ang case fatality rate ay 5.44%. Napakataas po ito, halos 10 doble noong case fatality rate
ng may edad less than 1 to 49 years of age na asa 0.42% lamang ang case fatality rate. Kanya, ito rin ang dahilan kung bakit paulit-ulit natin sinasabi na uunahin ang mga matatanda sa atin pong vaccination program. Next slide, please. Nitong nakaraan linggo naman, patuloy ang nakikita natin bahagyang pagtaas ng mga kaso nationally. Nakikita po natin yung case plateau, nakita starting May with cases potentially on the rise by the end of May. At dyan po sa slide na yan, makikita rin natin ang NCR, yung kulay blue, ay paliit ang paliit ang bahagi na ito bilang porsyento ng pangkalahatan caseload. At ang atin region na ito pong kulay blue, parang green teal color, ito po yung region 4A, at nakikita din natin nagpa-plato ang mga kaso, at ang region 6, ayan po yung kulay violet sa baba, ay nakikita natin unti-unting tumataas na ang bilang ng mga kaso sa naturang rehiyon. Next slide. Saan ang galing ang mga pagtaas ng mga kasong ito? Bahagyang bumababa ang kaso sa NCR and the rest of Luzon sa nakalipas na 7 araw, kung saan nasa 1,000 ang average na kaso sa NCR. Ito po yung blue line. Ayan, makikita natin. Noong nakaraan linggo, May 31 to June 6, mas mababa sa 1,125 na kaso noong linggo bago rito. Nasa 821 or 821 ang average na kaso sa plus areas ng NCR. Ito po yung linggo, mas mababa sa 967 noong linggo bago nito. Ganun din sa rest of Luzon, na represented by the red line na may 1,931 or 1,931 average na kaso nitong nakaraan linggo, at mas mababa po sa 2,084 noong linggo bago nito. Sa kabilang dako, patuloy na nagpapakita ng pagtaas ang kaso sa Visayas at Mindanao, kung saan mas mabilis ang pagtaas nitong nakaraan linggo sa Visayas, habang ang Mindanao ay malapit na sa bilang ng rest of Luzon. So, yan pong slide na yan. Ang Mindanao, yung kulay orange na nakikita natin, ay tumataas po ito. Ito pong kulay pula. Hindi lang gumagana kasi ito. Ang makikita lang po natin, yan po yung Luzon, excluding NCR plus. Tapos yung pong Mindanao, yan po yung Dilaw na nakikita natin dyan sa mga linya. At yan po, binabantayan natin, tinututukan po natin ito. Ang Visayas, ito po yung kulay teal, blue-green. Tapos ang NCR po, yan po yung kulay blue, yung pinakamataas, tapos bumagsak na, nagpapakita na malaki ang ibinaba ng kaso sa NCR mula doon po sa peak noong first week of April. Para naman sa atin national healthcare utilization rate, nakakita tayo ng bahagyang pagtaas. Mula 48%, nasa 50% ang national HCUR nitong nakaraan linggo, kung saan tumaas ang utilization rate ng isolation beds plus 2 percentage points, ICU beds plus 1 percentage point, at mechanical ventilators plus 2 percentage points, habang nananatili ang utilization rate ng ward bed sa 49%. Pero malaki po ang ibinaba ng pangkalahatan na utilization rate natin kung ihahambing po yung June 5 figures compared sa peak noong pong April 13 to 15. So halimbawa, ang overall
healthcare utilization rate na nag-peak nung 54%, bumaba na po ito ngayon June 5 at 50%. So, meron pong improvement na 4 percentage points. Sa kasalukuyan, Mr. President, nakakapagbigay na tayo ng halos 6 na milyon doses na bakuna sa COVID-19 at meron na tayong higit sa 1,000,000 individual na may kumpletong proteksyon ng bakuna. Mamaya po, bibigay ng ating vaccine czar, si Secretary Galvez, ang detalye ng ating pong accomplishment patungkol po sa ating national vaccination rollout. Kahapon ay dumating na rin sa bansa ang 1,000,000 karagdagan doses ng bakuna mula sa Sinovac na agad natin ipinamahagi sa mga rehiyon at implementing sites upang agad din makamit ng ating mga kababayan ang proteksyon mula sa COVID-19. Isinagawa rin ngayong araw ang simbolikong pagbabakuna ng mga miyembro ng Priority Group 4A4 o ang mga economic frontliners. Maraming salamat po, Mr. President, for gracing the occasion this morning. It was well received and many people were very happy to see you address the different captains and kings represented in our symbolic vaccination of A4 priority group. Maraming salamat po muli. Ang atin laban sa COVID-19 ay hindi lamang usapin ng kalusugan, kung hindi usapin din ng ekonomiya, kaya kritikal ang paghahatid ng proteksyon ng atin pong mga workforce. Ngunit, patuloy po ang ating panawagan sa lahat ng miyembro ng priority groups A1, A2, A3 at A4 na magpalista na upang makatanggap ng bakuna, dahil magiging ganap lamang ang kaligtasan ng ating bansa kung ang lahat ay protektado. Sa puntong ito, ibig ko rin pong bigyan din na hanggat sa maaari at kakayanin ay dahil limitado pa rin po ang bakunang atin pong natatanggap, nananawagan po tayo sa ating mga local chief executives na bigyan prioridad sa A4, yung pong may edad na 40 years of age to 59 years of age. At hanggat sa maaari, sila po ay uunahin within the economic frontliner priority group. At ito na lang po ang panghuling atin pong ulat. Kasabay ng atin, next slide please. Kasabay po ng atin malawakan pagbabakuna, tinignan din natin ang lagay ng ibang bansa, partikular ang kanilang pagluwag ng mga quarantine at testing protocols para sa mga fully vaccinated individuals. At sa amin pong pagsasaliksik, amin nakita rin na ang mga bansa na gumawa nito ay una, may mataas na bahagi ng populasyon na fully vaccinated tulad ng Seychelles, Israel, USA, and UK. Halos lampas 50% ng kanila pong populasyon ang bakunado na po at protektado. Ikalawa po, may mababang daily new cases per million tulad ng Iceland at Hong Kong. O may malakas na contact tracing at quarantine capacity tulad ng Thailand at Korea. At muli, kami po ay nananawagan sa ngalan ng ATF at ang NTF na paigtingin panlalo ang atin pong mga contact tracing activities sa mga pamahalaan na lokal sa kanila pong paggabay sa kanilang mga komunidad para matukoy kaagad ng mabilisan sino ba yung mga exposed at madalian pong ma-isolate or ma-quarantine para hindi na po magtuloy-tuloy ang hawaan at maputol ang kadena ng hawaan at madurog ang mga pagkukumpol-kumpol ng mga COVID cases. Dahil dito, patuloy naman namin itong pinag-aaralan kasama ang IATF, kabilang ang Department of Tourism for Fully Vaccinated Tourists at Department of Information and Communications Technology para sa pagbuo ng mekanismo upang ma-validate ang vaccination status ng iba pang mga vaccinated individuals na papasok sa bansa.
Malapit na po ito, ilalabas ng IATF matapos magrekomenda ang ating pong Technical Advisory Group of Experts. Pag-aaralan din namin ito kasama ang ating mga all-expert group upang makabuo tayo ng updated pathways at makapagtakda tayo ng specific indicators o mga panukatan na magsasabing handa na tayong magluwag para sa mga fully vaccinated Filipinos and tourists. Sa ngayon, ang pinayagan po lamang ng IATF ay ang pagluluwag ng quarantine requirement para sa mga individual na nakakuha na ng kumpletong doses ng bakuna dito sa ating bansa. Sila po ang mga lumabas na ng bansa matapos mabakunahan at nagbabalik muli. Sa kabuuan po, Mr. President, the final slide, ito po ang pangunahin, panghuling mensahe. Una, ang mga kaso sa ating bansa ay nagpapakitang muli ng pagtaas mula sa panuong Huwebes ng nakaraang linggo. Ikalawa po, ang mga naitalang kaso sa Mindanao ay nahigitan na ang mga naitalang kaso na sa NCR. Atin din binabantayan ang mga kaso sa ilang nalalabing bahagi ng Luzon. Ikatlo, dahil sa limitadong bilang ng COVID-19 beds, nagdudulot ng high at critical risk ang maliliit na pagtaas sa utilization rate. Muli, aming hinihikayat o inuudyok ang mga ospital sa mga nasabing rehiyon na maglaan ng mas maraming ICU, isolation, and ward beds, pati mechanical ventilators. At ito naman ang financing aspect na PhilHealth. Sila po ay nakapagdesisyon na bilisan ang reimbursement o ang bayad ng mga claims mula po sa mga ospital na nag-aasikaso at kumakalinga ng malaking kaso ng COVID-19. Ang PhilHealth po ay naglabas ng bagong payment mechanism. Ito po yung debit credit payment mechanism, accelerated payment for claims beginning March 2020 up to April of this year. Sinusuportahan ng kagawaran ng kalusugan ng pag-update ng quarantine at testing protocols para sa mga fully vaccinated individuals. Ngunit bago natin gawin ito, kinakailangan natin siguraduhin na number one, mataas na ang porsyento ng mga fully vaccinated na Pilipino. Pangalawa, bumalik na tayong muli sa pre-surge level sa pamamagitan ng malakas na pagpapatupad ng ating PDITR strategies. Ito po yung prevention, early detection, aggressive isolation, improve treatment, and reintegration at vaccination bilang po karagdagan pamamaraan upang makapagbigay ng sapat na proteksyon laban sa COVID-19. Meron tayong teknolohiya upang ma-validate. Kailangan po itong teknolohiya na ito para ma-validate ang vaccination status ng mga paparating na individual galing po sa ibang bansa, lalo na ang mga taong hindi rito nabakunahan. So, ito na lang po ang aking pong pinakahuling bahagi ng ulat. Mr. President, maraming salamat at handa na po akong sumagot sa inyo pong mga katanungan. Salamat, Secretary Duque. Secretary Anyo. Magandang gabi po, Mr. President, my fellow public servants. Please put my slide. Wala na po akong ulat sa ayuda sapagkat tayo po ay 100% na naipamahagi na po natin ng mga ayuda. Tulad po ng inulat natin noong nakaraang linggo, naglabas po tayo ng Joint Memorandum Circular, ang DILG, DOJ at PNP na naglalatag ng responsibilidad ng tatlong ahensyang ito sa pagproseso ng mga naiulat ng mga insidente ng paglabag, safety ordinances, quarantine-related violations, at iba pang violations sa panahon ng public health emergency. Sa JMC na ito, layunin
ng DILG, DOJ at PNP na maging malinaw para sa mga tagapagpatupad ng batas sa level ng LGU at ng PNP ang kanilang mga responsibilidad sakaling may mga mahuhuling lalabag sa ating public health and safety protocols. Lahat ng pagpapatupad at panghuhuli ay dapat batay sa direktiba ng Pangulo, mga kasalukuyang batas, revised penal code, IATF omnibus guidelines, at ordinansa ng mga LGUs. Magtatalaga ng sapat na holding area para sa mga violators upang maiwasan ang hawahan. Sundin ang rules of criminal procedure sa mga warrantless arrest at uusigin ang LGU at barangay officials na hindi magpapatupad ng mga kautusan ng batas. Layunin din ng JMC na ito na mapabilis at maging mas sistematiko ang pagproseso ng mga kasong isusumiti sa piskalya upang agad na maaksyonan at maparusahan ang mga mapapatunayang lumabag at agad din namang mapalaya at mapatunayang walang sala upang maiwasan ang congestion sa ating mga pitan at detention facilities. Next slide, please. Dito naman po sa mga violations ng health protocols, ayon po sa nakalap na datos ng ating Philippine National Police, tumaas ang mga nahuhuling hindi nagsusuot ng face mask. 50,021, habang bumaba naman ang mga kaso ng mass gatherings, 613, at kawalan ng physical distancing sa bansa, 13,882. Mahigit 1,700 po ang nakasuhan natin sa korte. Next slide, please. Mula naman pong buwan ng Mayo hanggang ngayong buwan ng Hunyo, may mga naitala tayong ilang insidente na tinatawag nating super spreader event sa NCR, Central Luzon, Western Visayas, at Central Visayas. Agad naman natin itong inaksyonan at inimbestigahan at makikita natin sa matrix ang datos o status ng mga kasong isinampa laban sa mga opisyal ng barangay na responsible sa mga magkakaiwalay na insidente ng paglabag sa public health and safety protocols. Sa inyo pong pag-uutos na kasuhan natin ang mga barangay officials, 6 po ang nakita natin dito at nakasuhan. Ito po yung mga super spreader event, gubat sa siyudad incident, barangay 171 sa Caloocan City. Recreational resort and pool operations sa San Jose, Nabotas City. Ang boxing match dito sa Tondo, Manila, barangay 181 at 182 sa Gagalangin, Tondo. Ang Bacas River incident sa barangay Matiktik, North Sagaray, Bulacan. Sa barangay Balabag, Boracay Island at barangay Sambiray, Malay incident. At ang Club Holic Bar and Restaurant sa Cebu City sa barangay Kamputao, Cebu. Next slide, please. Patuloy po ang prepasyon ginagawa ng ating LGUs sa paparating ng mga bakuna ngayong buwan ng Hunyo. Alinsunod sa National Vaccination Program na 284 na ang nagmamando sa Emergency Operation Center sa buong Pilipinas. Habang umabot na ng 36,037 ang nasa Barangay Health Emergency Response Teams. Nasa 34,046 na katao ang kumikilos upang siguruhin ang pagsunod ng ating mamamayan sa iba't ibang protocols for management of COVID infections habang nasa 28,210 ang masigasig nating personnel sa iba't ibang quarantine facilities sa bansa. Next slide, please. Pakibalik. Sa vaccination monitoring system, bahagi ng paghahandang ginagawa ng LGU sa National Vaccination Program ay ang pagsisigurado na may sapat na vaccination centers
para sa ating mga mamamayang, pati na ang cold chain storage facilities at transportation para sa mga vials ng bakuna na ating ibibigay. Sa ngayon, may 2,536 na vaccination centers na ang nagagamit ng mga LGU. May 1,676 na cold storage facilities ang ginagamit ng ating vaccination team sa ngayon at may nakita pa tayong 134 na facilities na maaari pa natin gamitin. Sa transportasyon, nasa 3,496 ang mga sasakyang panglupa. May 68 naman ang sasakyang panghihimpapawid at 380 sasakyang pangdagat ang nakahanda at maaari natin gamitin sa paghahatid ng 10,000 vials ng vaccines na ating matatanggap. Next slide. Sa ating pong anti-illegal drug campaign, sa datos na nakalap ng ating pambansang kapulisan, may naitalang 10 mga drug personalities ang kusang sumuko sa awtoridad mula 30 ng Mayo hanggang 5 ng Hunyo sa taong ito. Sa mga araw din ito, umabot sa 1,129 ang ginawang anti-illegal drug operations ng ating mga kapulisan at iba pang mga ahensya. Sa anti-illegal drug operations ito, mayroong na ito lang 1,509 na mga drug personalities na naaresto, habang 6 na personalidad naman ang naitalang namatay. Sa kabuuan po ay 122,679 na piso ang nakumpiskang shabu at marijuana ng ating mga otoridad. Bilang pagtatapos po, muling tinatawagan natin ang ating mga kababayan na sumunod sa preventive measures sa minimum health standard upang maiwasan ang transmission. Pero kailangan magpabakuna na tayo upang tayo makabalik sa normalidad at mabukas natin ng todo ang ating ekonomiya. This week, in fact, ngayong araw, sir, more or less na-reach po natin ang 6 million mark. And then, meron tayong the Philippines reduced its 7-day moving average due to lack of supply but expected to rebound this week with impending deliveries of 10 million doses this June. So, meron po tayong impending deliveries na ng June. So, nababa po ang ating average sa vaccination considering that yung ating delivery po nung last week ng May at saka po yung first week of June naantala po. So, nagkaroon lang po ng delivery this June 6 kahapon lang po. But the good news is that the COVAX and Gavi remain focused and committed to inoculate at least 30% of the global population. So makikita po natin yung COVAX and Gavi, nagkaroon po tayo ng meeting na ito po ay in-administered ng Japan, ay marami pong silang matatawag na commitment na at least to inoculate 30% of the global population. At nakita po natin na, mahal na Presidente, since nung May, meron po tayong 2.2 million na COVAX volume. Ngayon po, dinagdagan po nila na magiging 4.2 million deliveries this month. At mamaya po, i-present ko po yung details. And then also, magkakaroon po tayo ng mga supply agreements, particularly po ang talagang pinapapanalize po namin, yung supply agreement with Pfizer. Kasi pagka po nakuha po natin yon, 40 million po ang i-deliver po nila. More or less 15 million po ang ma-deliver ng third quarter and the remaining will be on the fourth quarter. Malaki pong tulong po sa atin yon. And then ito pong pinag-aaralan po natin, yung at least 3 vaccines can be used for pediatric vaccination. Mamaya po pakikita po natin na yung tatlong brand na mayroon po na silang advanced trial at mayroon pang 11 brands na trying to have the trial for the pediatric vaccination. Ito po talaga pag-prepare natin para pag-opening po ng mga classes. At nakikita po natin na malaki pong sizable amount yung ating pediatric populations na umigit kumulang na 29 million. And then yung kapo, yung magandang balita na inopen na po natin yung A4 and then later pagka dumating po yung COVAX natin na 4.2 million, pwede na po tayong mag-ungos ng konti po dun sa A5 this month. Next slide.
like this. So ito po yung mga balita na yung Moderna, meron po silang ginagawang clinical trial for ages 12 to 17. And then kahapon po, ang Sinovac ay naglabas po ng magandang balita na China has already approved for emergency use of Sinovac from 3 years old to 17 years old. And then sa UK, ina-approve na po na yung Pfizer ay magamit po sa 12 to 15. And I believe the US also using Pfizer for 12 years old and above. Next slide po. So ito po, nagsimula na po tayo ng vaccination ng ating A4. Last week, nagkaroon na po tayo ng mass vaccination sa airport. Yung lahat po ng ating mga government units at saka agencies, katulad po ng Coast Guard, eh maaari pong pusingin sa hukuman. At ito ay papatak doon sa Artikulo 356 ng Revised Penal Code. Meron pong pwede pang ihain laban doon sa mga lumalabang sa mga health protocols. At ito po yung sa Kodigo Penal po natin under Article 151. Meron din sila sabi doon na yung resistance, disobedience to persons in authority or agents of persons in authority. Madalit sabi, yung pong ayaw sumunod o tahakang talagang ayaw niyang sundin yung mga direktiba ng pamahalaan. Sapagkat lahat po ng tao ay pinagpapalagay na alam nila ang batas at ang mga regulasyon. At katunayan nga, paulit-ulit po ang ating pamahalaan ay halos isang taon na yan, mahigit, na paulit-ulit na sinasabi natin kailangan natin ipatupad ito at ito'y para sa kapranan, hindi lamang ng taong susunod dito kundi sa kanyang mga kapwa-tao rito. Kung ito pong taong ito, despite the fact na alam niya na nga ang pinagbabawat, eh, ganun pa rin ang gagawin niya, pwede po siyang idemanda ng pag-resist o hindi pagsunod sa mga persons in authority or dun sa mga agents of the persons in authority while in the performance of their duty. Yung pangatlo na pwede po natin gamitin ay yung mga local na ordinansya na inatutupad ng mga LGUs. At katunayan, marami na po tayong mga local ordinances sa iba't ibang mga LGUs at ginagamit na nga nila ito upang i-demanda yung mga lumalabas. Pangapat, pwede po natin gamitin yung Republic Act 11332 at ito po yung mandatory reporting of notifiable diseases and health events. At pag ito nga, alimbawa, kung kayo po ay alam nyo na nga merong kayong sakit ng coronavirus at hindi nyo inireport ito, eh, talagang lalabagin nyo 11332. At ganun din po yung mga taong dapat na nakakaalam at hindi nila nireport, abay papasok din po rito sa batas na Republic 11332. At may balik po po doon sa reckless imprudence. Alam po ba ninyo na sa ating batas, pag yung pong halimbawa yung isang tao na alam niya na meron siyang sakit na coronavirus, alam niya, pumunta po siya sa isang lugar na meron mga pagpupulong at yung kanyang sakit ay nailipat at nahawa sa isang tao o ilang tao at ito ay namatay. Aba, ibang usapan mo yun. Kasi yung unang sitwasyon, hindi niya alam na may sakit siya. Baka nahawa lang siya. Kaya yung pwedeng po, kung namatay, ay papasok lamang yun sa home site. Kung ito naman ay baselan na sugat o injury, maging reckless imprudence resulting to serious physical injury or depending on kung hindi naman serious, less serious. Pero kung alam niya po, pumunta siya sa isang lugar, alam niyang may sakit siya ng coronavirus at nakahawa siya at namatay, ay yan po ay talagang sadyang pagpatay niya. Papasok po yan sa murder. Sapagkat intentional, alam mo na nga makakahawa ka. Alam mo na pag nahawaan ka, lalo na yung mga may sakit ng dati, mga comorbidity yung tinatawag, eh talagang yan ay sadyang pagpatay ang ginagawa mo at ikaw'y mananagot sa ating mga batas.
at kapangyarihan. So, yan pong apat na yan ay pwede po nating gamitin upang maging paalala sa kanila na hindi po pwede na walang patumangga, hindi nila iniisip ang kaligtasan hindi lamang ng kanilang mga sarili, kundi ng kanilang mga kasamahan at kapwa-tao. Yan lamang po ginawa po. Tama ka, sir. For as long as people do not honor the protocols prescribed by government, kung ayaw nilang sumunod, ayaw nilang maniwala, walang katapusan ang COVID. Because there are 1,000,010 and yung nababakunahan, malagay na natin, you have breached the 40 million mark. Ganun pa man, yung naiwan would also be in danger of contamination. Yan ang problema dyan sa mga tao na hindi. May nakakaintindi pero ayong sumunod. And yung sabi mo, murder, although medyo malayo masyado sa isip ng tao yan, but it is possible. If he knows that he is sick with COVID-19 and he goes about nonchalant, papasyal-pasyal ka lang dyan, maybe if it is intentional, malayo yan, pero it could be murder, sabi nga ni Sal. At kung hindi, yung reckless imprudence would really mas suck doon sa sitwasyon na yun. Well, anyway, as we go along in this journey, reading the pandemic from our country, we will adopt measures that would be commensurate to the gravity of the situation. Ako, ayaw kong mag, pero, pag ayaw talaga ninyong sumunod, at mahaba, gaya ng Mindanao. Mindanao, then Bacolod, and Cagayan de Oro. Nakita ko talaga, I passed the place while going home to Mindanao, na ang mga tao, baliwala, parang walang nangyari. Parang walang sakit. Parang walang, basta, pasyal ng pasyal. They go about their daily business, though not intentional of harming other people, but consciously having the COVID-19 in their bodies. At alam mo yan, at you do not honor the protocols, yan, magkakaproblema ka. We might calibrate our response to the intransigence that you will show. Depende sa ano ninyo. Kung talagang ayaw ninyong sumunod, then we can go into marami. Marami. I could, ayaw ko lang sabihin, but we have the power to control it, actually. Kung ginusto lang namin pahirapan ang tao. Any other question? Any additional information? Pag wala, papasalamat ako sa sambayan ng Pilipino for their patience and to listen to what we are saying here. The truth is here. Dito ang totoo. Nandito ang totoo. Kasi sabi ko, walang obligasyon kaming magsinungaling. Ang amin is magtrabaho, magsabi ng totoo. Wala kaming agenda, wala kaming plano, kung ano. Basta amin, trabaho lang. And, hanggang sa katapusan ng araw ng aming pagtatrabaho sa gobyerno. Salamat po.